19 ang arestado sa magkahiwalay na raid ng Philippine Drug Enforcement Agency sa dalawang hinihinalang drug den sa Cagayan de Oro City. Makibalita tayo kay Clyde Makaskas ng RTV1 Mindanao. Sa operasyon ng mga otoridad sa Zone 5 Lower Bantiles, Barangay Bugo, Cagayan de Oro City, una nilang target si alias Maris. Matapos halugugin ang kanyang bahay, nakuha ang 5 pakete na ang pinaniniwalaang shabu na may street value na 81,000 pesos. Inaresto rin ang kanyang asawa, pati ang siyam nilang kapitbahay na naabutan sa bakuran ng bahay. Imuha ni ma'am? Dili. Kinsa ni ma'am? Ha? Gadil ba magdroga gid ma'am? Pero kani mga nakuha ma'am, inyuhan ni. Kinsa dayon na? No comment. No comment lang ka. Sunod naman na ni-raid ang bahay ni Ruel Lanosa. Nagkuha roon ang 13 pakete ng hinihinalang shabu na mahigit 60,000 pesos ang halaga. Ang kung kasi gagamit, yung yata siya, pero atong yagi sir na natakpan namin, wala na gaming nag-ugusir. Hindi gaming siya pamaligya, huwag mo yung ano, nadlok ng galing sir. Iyon mo magkuhang? Ako magulang sir, naman na sa gawa sir. Iyaw mo ganyan balay sir. Siya may makatubagan ako. Inaresto si Lanosa at 7 lalaking naabutan din ng PDEA sa paligid ng kanyang bahay nang isinigawa ang operasyon. Kasama yan. Warning yan. Ayaw niyo mag-CBRP. Anong gusto niyo gawin sa amin? Mag-CBRP kayo, pare-pareho tayo. Lahat na ng chance binigay na ng gobyerno sa inyo. Ngayon, pag nahuli kayo, tsaka kayo aangal. Ang isang kagawad ng barangay, sinermo na ng mga inaresto. Balik-balik nga, apil na mo. Isang tuod, ingon mo nga wala mo sa pangalan, wala inyong pangalan diha. Pero identified kayo mo sa barangay nga nagamit mo. Ayon sa PDEA, isa ang Barangay Bugo sa mga drug-infested barangay sa Cagayan de Oro City. Dismayadong araw ang PDEA sa mga opisyal ng barangay dahil dati na raw nilang ipinag-utos ang mas mahigpit na pagpatupad ng Community-Based Rehabilitation Program o CBRP. Other provinces in Region 10 are doing it. Even the poorest municipalities are doing it. So there's no reason para hindi sila makapag-perform. Panawagan ng PDEA, magkipagtulungan na sana sa programa kontra illegal na droga. We are conducting inventory of all barangays with CBRP at yung mabagal na mag-perform. There are barangays also na hindi pa nagbibigay mismo ng badak watch list. Unahin namin sila. So expect for those barangays na hindi pa nagbibigay, expect na kayo na makatanggap ng kaso sa PDEA. Clyde Makaskas, Nagbabalita, Pilipinas.